ito yung kadalasang napapansin ko kung ano yung naging, kung ano yung kadalasang ano daw? Before I start this video, last time, Hello guys, welcome back to my channel. Before I start the video, last time nagpa-giveaway ako sa YouTube kasi nakaabot ako ng 500 subscribers. So thank you, and ito yung mga nanalo, si Tris and si Random Potato. Sila yung mga nag-effort para mag-comment sa YouTube video na yun, and yung mechanics is magko-comment lang sa video ng kahit ilan. And may isa pa nga akong friend na nabandon. So sorry, Dennis. Okay, shoutout sa'yo. Kahit nawala yung account mo, you did great. What? But anyway, so sila yung nanalo, si Tris and si Red and Potato. So today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano ako nagda-drawing ng eyes. So, without further ado, let's start the video. So the first thing I do sa eyes is, inuuna ko yung outline ng eyes. So, one line. And then, after nun, para siyang fish na walang tail yung outline ng eye. And then, after that, gumagawa ako ng circle sa gitna para doon sa pupil ng eye. Hindi sa eyeball, kundi sa pupil. And then, kung saan yung dulo ng circle na yon, doon ko lalagyan yung crease. And nalagyan ko na sa gitna ng pinaka dot sa eye. So, hindi kasi ako magaling sa anatomy, kaya kung ano man yung tawag din sa pinaka dot, nakalimutan ko. And then, after that, sinishadan ko na yung loob. Una muna, sinishadan ko yung pinaka pupil niyang eye. Kasi, doon ako nag-start. Ako ko, yun lang yung process ko. So, sinishadan ko siya. Ang sa akin, nasanay kasi ako na parang dark to light from taas sa baba. Tapos iniiwanan ko na ng white space sa gilid, yung, which is yung highlight ng ilaw. Depende din siya kung anong klaseng ilaw yung tatama sa mata. So this one, ang ginawa ko is parang ilaw na square. Imbes na yung iba kasi circle, ito ginawa ko square na ilaw. So, depende yun sa ilaw, yung reflection sa mata. And then, yun, proceed na ako sa shading ng mata, and then sa crease, ay sa bandang baba rin ng mata, which is yung eye bags. Yun, hindi ko siya iniiwan. Lagi ako naglalagay nun sa mata kasi kapag walang eye bags, feeling ko kulang yung drawing ko sa mata. Or parang, wala, mas realistic kasi pag may eye bags, so nilaligyan ko siya. Yung white line sa baba ng mata, nilaligyan ko rin para makuha ko yung medyo realistic na effect. Pero hindi talaga ako super realistic mag-drawing minsan. Yung style ko personal, yung personal art style ko, parang hindi super realistic. So, kung ano lang yung feel ko mag-drawing, yun yung ginagawa ko. Pagitan ng isang mata is isa pang mata sa gitna. Para ma-measure mo. And ayun yung ginawa ko. Minashare ko lang gamit ang thumb and or yung ball pen. And then, ayun na. Ginawa ko na yung second eye. So, ang ginamit kong colors ay orange, red, and then also blue. Gumamit din ako blue para sa loob ng eyeball. Yung shading doon. Gumamit ako ng blue. And then, gumamit din ako ng yellow para magkaroon ng warm colors yung texture ng skin. Actually, charot-charot lang itong pinili kong kulay eh. Hindi talaga siya planado. Ano ba yan? Napaka-unorganized ko talaga. Pero, ayun, ganun. Kung ano na lang yung madampot kong kulay. Sa eyes, syempre nilagyan ko pa rin ng red. Yun sa mga bandang gilid-gilid ng eyes. Kasi, dyan may mga dugo-dugo. So, doon ko nilagyan ng mga reddish tones. So, ayun. And then, ang pang-black ko is black ball pen, which is pilot pen lang naman. For this artwork, yung ginamit ko is pilot pen. Ang pinaka-last kong ginagawa is yung eyelashes sa upper lashes and sa lower lashes. Isang tip din pag nagko-color pencils, mas maganda siya kung laging tasado yung pencils. Kasi mas marami kang magagawa. Or charot lang. Ako lang ata yun.
And then, sa huli, finishing touch, gumamit ako ng white acrylic para sa highlights. So, ito na yung kinalabasan. Ito yung kadalasang napapansin kong madalas kong nagagawa pag gumagawa ko ng mata. And ayun, siguro kanya-kanyang style lang talaga yan. And kung ano talagang feel mo, yun yung gawin mo. Yun lang, yun yung kung paano ko gumawa ng eyes. And I hope nagustuhan niyo yung video kahit papano. And lumipat pala kami ng apartment, kaya kung napapansin nyo, medyo iba na yung setup nung nasa likod. Pero andun pa rin yung lamp ko. And then meron dun pa rin yung ano yan? Yung lights, pero iba na. Sa next video ko siguro gagawa ako ng tour sa desk ko para makita nyo ko ano yung bago. Kahit di ko pinakita yung luma. Pero yan, para ipakita ko lang yung kung ano yung setup ko ngayon sa desk ko. Although konti lang naman yung laman doon. Pero para lang, mapakita ko lang kung paano yung workspace ko ngayon. So, ayun. Iniisip ko rin na baka hindi ako madalas makapag-upload kasi ang daming tinitake ng time ng YouTube para mag-film, tapos alam mo, i-edit mo pa, tapos parang nawawalan ka na ng time para sa mismong artwork. Or tamad lang talaga. Pili ko tamad lang ako. Siguro may time naman, pero ayun, siguro sarili ko nga. Problema ko lang pala yung sarili ko. Sana ma-overcome ko itong stubbornness ko. Milangaw. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please subscribe and hit a thumbs up button if you like this video. And I'll see you again on my next video. Ay, don't forget to hit that notification bell. Bye. Paalam. Wee. Ayun. Peace out. Hinip na. Bye.